GGB Modelist, talino at galing ng Pinoy. GGB Modelist, GGB Modelist, GGB Modelist, GGB Modelist, talino at galing ng Pinoy. GGB Modelist, protection na ng malagaan ng kalusugan para sa kinabukasan ng kabataan. GGB Modelist, GGB Modelist, talino at galing ng Pinoy. GGB Modelist, marami lupa at bukirin o sariwang hangin, kayamanan natin ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tara, tayo'y sama-sama, itaguyod natin talino at galing. Sa TGP Modelist ay makiisa, kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Modelist, TGP Modelist, talino at galing ng Pinoy. TGP Modelist, marami nang napatunayan, malayo pang pagtutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List, serbisyo mabilis. Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, mga batas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List, serbisyong mabilis. TGP Party List. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ang kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List, serbisyong mabilis.
alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTB YouTube channel at Facebook page, 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Tevis Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asanya. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang Party List ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP Party List yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Magandang araw mga kababayan, magandang araw mga kapatid, katoto mga kaibigan, araw ng Sabado. At syempre pag-araw ng Sabado, ito ang tinatawag nating TGP Party List Day. Yung ating mga kababayan na nag-aantabay para makita, mapanood ang ating mga testimonial videos para po naman doon sa ating mga kaibigan na hindi pa naniniwala dito sa kanilang nakikita, para atin silang mabigyan ng gabay at makumbinse kung ano yung talagang ginagawa ng TGP Party List. Sa araw na ito ng Sabado, isa na namang episode ang aming ipapakita sa inyo at tutungo tayo dun sa isang progresibong lugar na kung saan sa munisipalidad na ito nag-umpisa yung isang bagay na dun din ako eh, na dun din ako lumaki. Kaya sinabanggit kong nag-umpisa, it is because parang doon din ako nag-umpisa. Doon sa lugar na to. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, ito po namang ating ipapakita sa inyo, mga kapanayan, mga kausap, ay isang progresibo na ngayon na syudad. Na noon ay munisipalidad pa lang ito. Ang tawag pa nga dito ay Mutya. May Mutya ito sa unahan. Pero lately, ngayon, ito ay naging city. At napakagandang lugar na ito. Baliktanawan ko itong sarili ko dito. Tayo dito ata ako nag-elementary. Tapos part ng high school days, dumaan din ako dito. But anyway, the point is, mga kaibigan, yung ating episode ngayon ay napakaganda. Dahil bibigyan natin muna ng baliktanaw itong ating mga nakaraang mga programa na pinuntahan ng TGP bago natin pupuntahan itong ating syudad na ating makausap yung isang konsehal. Yung pagbabaliktanaw natin kung ano yung magagawa ng TGP, bibigyan natin ng imposisyon itong tinulungan ng TGP Party List. Sabi nga dyan, hindi lang baka na lang. O kaya pag ikaw ay nakapagbigay ng kaunting paalala, sasabihin nilang hanggang doon na lang. No, it's not, mga kaibigan. Once na malaman ng TGP na ikaw ay nangangailangan at talagang kailangan mo, dumadating po ito. Nasa likod bahay mo lang, dadating yan sa inyo. Mga kaibigan, kagaya nung nakaraang episode natin, pumunta tayo doon sa ilang bayan sa lalawigan ng Laguna. At ang pinakahuli ata naming napuntahan, itong bayan ng Siniloan, na kung saan nakausap natin, nagbigay ng patunay, itong ating isang konsehala na napakaganda. Yung konsehala na mukhang sumahali pa ito. At naging tight list pa ito ng isang napakagandang beauty pageant dito sa buong Pilipinas. But anyway, yun yung kanyang mga patotoo na ang TGP ay palaging naandyan at tumutulong. Isang katok mo lang, naandyan siya.
talino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bongteves Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bongteves Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bongteves ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bongteves Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino, kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List, serbisyo mabilis. Ang TGP Party List, serbisyo mabilis. Marami po tayong mga dokumento, marami tayong inilalahad, marami tayong pwedeng ipakita na gumagalaw at kumikilos itong ating party list. At syempre, yung nabanggit ko nung nakalipas nating programa, tutungo tayo sa isang bayan na kung saan ngayon ay talagang maganda ng estado. Syudad na siya sa ngayon. Actually, kung hindi ako nagkakamali, nanggaling ako dito. Isa ako sa produkto ng bayang ito. Nung mga kabataan ko, dyan ako nag-elementary. Dyan din ako nakapag-high school. Siyempre, medyo hindi pag-aanong progresibo noon. But by then, tatanungin natin, aalamin natin kung ano na nga ba ang estado ng syudad na ito. Nababanggit ko syudad na kasi noon, nung late days para sa akin, hindi pa eh. Anyway, mga kababayan, ating kausapin, ating kapanayamin, yung ating kunsihal, magaling na kunsihal ito, dyan sa isang syudad sa Metro Manila, makakausap natin live si Councilor Junjun Concepcion of Pasig City. Magandang umaga, Councilor. Isang pasigasig na umaga, Aris, at sa lahat ng inyong followers and viewers ngayong umaga. Of course, sa ating katuwang sa serbisyo dito sa lungsod ng Pasig, ang TGP Party List. Siyempre, samantalain ko na, batiin ko yung aking brat, Congressman Bongteves, at yung ating nominee sa second seat, ang ating kaibigan din, Attorney Glenn Albano. Yes. Yes, Councilor, matanong ko lang kayo. Pang ilang term nyo na po ito bilang konsehal dyan sa Pasig City? Actually, Aris, I'm on my second term as City Councilor dito sa District 2 and currently I'm the number 1.
City Councilor. Pero 20 years na po ako in public service, Aris. Wow. I started Barangay Kagawad. Kagawad ako 2002. Then isang termino lang, naging kapitan. Then na-re-elect ng 2010, 2013. Yan, kaya 20 years in public service. Wow. Napakaganda track record yan, Councilor. Makakapagtanong na rin lang naman ako, yung surname ninyo, yung pang-artistahin eh. Are you in a relation with the actor Gabby Concepcion? May hawig sa inyo? At yung mga... Actually, maraming nagtatanong. Pero sabi, distant relative na. Oh, see. Kasi marami, kagaya ng Concepcion Industries, isang mga malalaking kumpanya, baka kaanak na rin naman ninyo yan. But anyway, Counselor, magtatanong din naman ako sa inyo, no? Bilang isang napakagaling na konsyal, napaka-overwhelming yung mga nakikita ko para sa inyo, pati yung mga tao, very proud sa inyo dyan sa bayan, sa City of Pasig. Palagi ko nababanggit kasi bayan. Nung naandyan ako, Counselor, nung nag-aaral ako, bayan pa lang yan. Oh. Ngayon, syudad na syudad na. Yeah, nung last na pumunta ako dyan, medyo hindi pa ganun. Hindi pa ganun ka-progresibo. Kumusta po ang Pasig? Yes. Aris, to give you an update information, ang lungsod ng Pasig ngayon ng number 4 richest city in the entire Philippines. Number 4 po kami in terms of income. So, progresibo na talaga ang lungsod ng Pasig. Counselor, magtatanong din ako. Are you running for a higher position? Dahil kayo ay nasa second term pa lang, baka lalaktawan ninyo, baka kayo itataas. Yes, Aris. I filed my candidacy last October as vice mayor ng lungsod ng Pasig. Kasi vacant po yung position. Vacant position. But I filed my candidacy as independent candidate. Wala akong sinamahang mayor. Alright. So, hindi naman mapagod ka, Councilor, yung magiging independent? Medyo sanay na tayo, Aris. Kasi mga dalawang labanan po, ganun din halos . Nagbabakbakan din kahit magkakatim . Ayoko magbanggit, Councilor. Atin yan, medyo matagal na tayo sa politics . End of the day, kahit magkakasama kayo, naglalaglagan. Pero ako, I stick on the usual, kung ano yung ginagawa ko. Since 2016, walang nagbago, umiikot, nangangamusta sa mga Pasigenyo. At yan yung naging tatak ko sa Pasig, yung isang masipag na konsehal. Pero yun ay passion na, hindi na politika lang. It's my passion na nangangamusta at umiikot. Alam mo, Councilor, baka sakasakali, makatulong ako sa yan. Marami pa akong mga kabats dyan nung mag-graduate ako dyan. Pwede kong i-release please, sa kanila. Please, Aris, lahat ng pwedeng maitulong, welcome sa atin. Dahil ang ating hangad lang naman, makapaglingkod, maipagpatuloy yung aking serbisyo sa mahal na lungsod ng Pasig. Lalo na kabilang na yung District 1 na nagpapakilala ko ngayon. Kasi I'm from District 2. Mm-hmm. Anyway, Councilor, speaking of tulong, tungo naman tayo dito sa inyong mga kaibigan, dito po naman sa TGP. Sa tulong na ibinibigay ng ating kongresista na nagmula po naman dito kay Congressman Bong Teves Jr., ano po ang mga tulong na naibigay sa inyo? At kayo ang naging karaan, kayo ang naging way para ihatid itong tulong ng TGP sa inyong mga kababayan dyan sa inyong munisipalidad. Ay nako, Aris, napakalaking tulong ng TGP party list dito sa lungsod ng Pasig. Especially sa akin, no? Ako lang po yung konsehal na nakapagbigay ng guarantee letter na kung saan weekly, halos marami kaming natutulong medical financial assistance. O guarantee letter na bigay po ng TGP. No? Madalas yung aming komunikasyon ni Brad Mong, ni Attorney Glenn at ng kanyang staff. Mm-hmm. At hindi lang yun, nababatuhan din ako dito, nabababaan ako ng mga programang tupad. Yes. No?
Yung ibang konsehal, tinatanong ako, saan daw nang gagaling yung tupat ko? So yan po ay galing sa TGP. Siguro, sa loob ng isang taon, meron kami 1,000. Mm-hmm. So na natutulungan, bukod pa yun sa nabibigyan namin ng special request, yung mga wheelchairs, miski yung mga cakes namin, yan, mga pag may birthday talaga yung isang taon, medyo malapit, nabibigyan namin makapagpasaya man lang dun sa ilan natin kapasigyan nyo. Yan ho ay parte lahat ng TGP party list. Kumusta naman po yung ating mga kababayan nung ma-receive nila yung mga tulong na hinahatid ng TGP? Nagkaroon ba sila ng pagkakataon na masabi nila na ito yung party list na nakikita namin? Ito yung party list na nakita namin lumalapit sa amin mismo? Yes, to be honest, Aris, ang daming party list ngayon na nagsulputan o naglabasan. Pero tingin ko sa Pasigueño, isang TGP na tumatatak talaga. Ako, nakikita ko, meron dito ng looban eh. May nakasulat, hindi ko parang siya nabalikan. Nakita ko, salamat, TGP party list sa isang eskinita. Ibig sabihin, yun yung natulungan namin ng guarantee letter. Kasi Aris, makuwento ko na lang. Eh, hindi biro yung natatanggap ng financial assistance eh. Minsan may kakuha ng 75,000. Abay, umiyak pa pagbalik ng opisina. Sabi ko, daan lang po yung aming office pero talagang sa TGP galing po. Kasi as city councilor, alam mo naman, hindi naman ganun kalaki yung fund namin. So very limited yung resources. Kaya pala talagang tataya tayo sa TGP party list dito sa aming lungsod ng Pasig. At alam mo yan ng aking mga kasama. Alam mo, Counselor, hindi naman sa ano, no? Sa pagsasalita regarding sa mga party list. Kami sa broadcast, alam namin kung sino talaga yung mga tumutulong. Alam namin kung sino yung mga natutulog. Alam namin kung sino yung gusto lang manalo at gusto lang... Alam natin na merong nare-receive na mga fundings regarding to the congressional fund, itong ating mga party list. Pero, piling-pili sa mga daliri natin, yung talagang makikita natin na tumutulong. Isa na dito itong TGP. Pagdating po dito... Aris, napaka, very truthful yung sinabi mo. Talagang bihira yung party list na ganyan yung pagtulong. Kasi mismong yung mga staff nila nakatutok, every now and then, fina-follow up. At ang kami naman, as counterpart, kahit tanungin natin yung TGP party list, yung staff nila, maganda naman yung feedback nila sa amin. Kasi sabi nila, yung Pasig ang well-organized pagdating po. Pag may event sila, pag may programa sila, well-organized kami. I see to it na ayokong mapahiya sa TGP, lalo na kay Brad Bongbong Teves. Kaya pag bumaba sila, reglado. Yun yung gusto ko laging mangyari. Well prepared kami lagi. Well, Counselor, how's your relationship between Congressman Bong Teves? Pag ikaw ba ay dumaing para sa iyong mga kababayan, gano'ng kabilis ito? Okay, ang relasyon namin bukod sa kami magkabrad, nate-text kami minsan, nasasabihin niyan, punta ka na lang doon sa Congress. Talagang pag pinapunta niya ako, very much accommodated tayo. At naidadain ko yung kung ano pa yung pangailangan namin. After this coming December, he committed na magbibigay ng sasakyan for us, pang-ikot na rin, para nakikita yung TGP while campaigning. So malaking tulong sa amin yung sasakyan na yun at magagamit na rin po namin sa mga brad dito. Anyway, Counselor, medyo napakahirap ng laban ninyo ngayon bilang tumatakbo kayong Vice Mayor dyan sa Pasig City. Alam natin yan kasi dyan maglalabasan yung mga politicians na alam naman natin, mga tycoons, and of course, hindi nawawala sa ating isipan na talagang prepared yung inyong mga makakalaban. Kumusta naman po ang suporta sa inyo ng TGP at syempre yung tulong na ihinahatid ninyo sa ating mga kababayan kasama dito ang TGP?
Yes, totoo. Being an independent candidate, hindi naman biro, alam natin. Pag independent, hiling galaw, yung makinari mo, pero malaking bagay sa akin yung TGP. Kasi ilang taon na kami nakapagtanim o ika nga'y tumulong sa mga tao. And I think yung mga pasigenyos manuna. At ganda naman yung resulta ng ikot natin na Aris. Yes. As of now, sabi ko, we're very good. We have a very, very good chance to win this election. Mm-hmm. But still, you must be consistent hanggang sa dulo. Kasi syempre, long way to go. We can never tell. Pero ako, consistent naman yung kilos ko. Hindi nagbabago. Sabi nga, bawal mapagod. Bawal mapagod. Kaya ako, nag-start ako na 9 o'clock, tatapos ako 10 to 11 in the evening. Kaya yung TGP, malaking bagay talaga sa akin yan. Isa po sa pinangahawak natin yung suporta ng TGP. At si Brad Bong naman ay nandyan para sumuporta. Alam ko yan, ramdam ko. Yes. Anyway, we do it vice versa, the question. Ngayon naman po, ang tanong ko naman po yung pong bakit naman... Kung pipili tayo ng party list, bakit? Why we have to choose TGP? Yeah. TGP, bakit natin siya kailangan na tangkilikin? Kasi ang TGP nakikita po natin, hindi lang dito sa Pasig. Tagang napaka-bara na yung mismong representante nito, ang mismong bumababa. Pero nakikita ko yung... pagbisita ng Brad Bong sa iba't ibang probinsya, very nakabrad ko ah. Pero sabi ko, grabe itong tao nito. Napakabihira ng party list na ito. Mismo bumababa, nangangamusta sa mga tao. Usually kasi yung mga nakita ko, representante lang, representative or staff lang eh. Bumababa din, mga naka-t-shirt. Pero ito si Bong, si Brad Bong, talagang bumababa. So, makita natin yung malasakit niya sa ating bansa. Hindi lang dito sa Pasig, ha? Bagkus sa ibang syudad pa, sa mga probinsya. Kaya ako, dito sa Pasig, sasabihin ko, committed kami sa TGP. Do, aminin ko, marami naman din lumalapit at nandiligaw. Pero my commitment is for TGP. Alright. Yun ang isang napakagandang mensahe na aking narinig at syempre natunghayan ng ating mga kababayan yung patotoo mismo na malaman ng ating mga kababayan. Actually, buong Pilipinas naman, Councilor, kailangan, they have to choose one. Isa lang ang kailangan pipiliin. At yun yes. At syempre, Councilor, at dito naman sa Pasig. Alright, go ahead. Yes, Aris. Yes. Yung sa Pasig naman, medyo malaki rin naman yung population namin. I think we already have 500,000 voters. Wow. Dito sa lungsod. So, dati kasi medyo maliit yung nakuhang bilang lang ng party list, no? Kasi hindi pa ako yung frontliner noon. And since na nag-usap kami ni Brad Bong, we commit. My leaders, my followers, and my staff. Kasi mayroon akong tinatawag ditong Team Pasigasig. Medyo malaki team ko eh. Yung Team Pasigasig ko lang is 280 na kami. Yung core group ah. So yan na yung mga kilos for TGP. Anyway, Councilor, ito personal opinion ang kailangan ko mula sa inyo. And syempre yung personal na knowledge na maisasagot ninyo para malaman ng ating mga kababayan. Sa inyong pananaw, ano ba talaga ang dapat na ginagawa ng isang party list? Alam natin, itong TGP na andito, tinutulungan tayo. Ano ba talaga ang dapat ginagawa ng isang party list? Para naman malaman ng ating mga kababayan na itong TGP, ito talaga yung dapat. Okay, pag sinabi kasing party list, consider silang congressman. Yes. Pero ng buong Pilipinas. Kaya nga makikita natin dito, ang concern nila is para sa kabataan, sa kalusugan, kalikasan. So, doon sila nakasentro.
So, hindi naman sinasabing TGP, Taugama lang. Mm-hmm. So, nakita natin na welcome lahat. Even dito sa Pasig, kung may programa para sa mga brad, may programa rin sa ibang Pasigen. Mm-hmm. So, makikita mo yung concern. Concern lalo na ako, i-highlight ko yung sa Kalusugan. Grabe, yung mga cancer patient, nagda-dialysis, at yung may mga iba pang karamdaman dito sa lungsod ng Pasig, pag binigyan namin ng guarantee letter, pag nasubmit naman yung mga requirements like medical abstract and indigency, then i-assist namin sa social welfare, talaga naman mabilis yung response. Eh. Mabilis yung response ng TGP. Sabi nga, hindi biro yung nabibigay. Kasi alam ko, yung iba kong party list, very limited. Pero dito talaga nabibigay yung pangailan. Kaya dito sa Pasig, in-interview namin, dinecho namin, lalabas ito by January, yung mga natulong ng TGP, lumuluha pa. Promise. Wow. Lumuluha sa sobrang tuwa ng nakuhang tulong. Biro mo naman, Aris, mabigyan ka ng 75,000 pang-dialysis o pang chemotherapy. Napakalaking bagay na yun, pang ilang session na yun. Wow. Eh, after 3 months naman, pwedeng umulit. No? So yung concern sa Kalusugan, yun yung nakita ko. Of course, sa kabataan, nandyan din yan. Kasi meron kaming naging programa sa mga kabataan. We donated mga books at mga internet connections sa ilang eskwelahan. Yan. So andun yung concern at pala sa akin. Well, napag-usapan na rin naman natin, Counselor, regarding doon sa Kalusugan. Speaking of COVID-19, how's COVID in Pasig City? We're doing good in COVID response. Aris, to be honest, nasa ano na ho kami, double digit na lang yung COVID namin. Double digit na lang siya. Halos nagsara na yung aming mga facility. Walang laman yung Rizal High School at yung Daisy, yung mga PUI. Yung mga nakasara na sila. Halos double digit. I think 49 or 89. I'm not sure. Kanina ko lang nakita yung update. Kumusta naman po ang naitulong ng TGP regarding dito sa COVID-19 dyan po sa inyong bayan? Ito Aris, hindi exaggerated na kwento. Alright. During pandemic, talagang isa lang po ako sa mga konsehal na sumugal. Sinugal ko yung kusugan ko. Wow. Para bumaba at mga musta sa tao. Pero Aris, kung wala TGP party list during that time, siguro hindi rin ako makakaikot. Siyempre, pag-ikot mo, pagkamusta mo, kahit pa paano, bibigay ka ng tulong. Pero, kaya nga ito, I would like to take this opportunity kung nanonood ang ating brat kong Bong Teves. Dalawang saludo sa TGP party list. Kung wala ka, paano yung iba nating Kapasigenyo na hindi rin naman nababaan ng tulong dahil very limited din yung resources ng city that time. Pero yung iba na hindi naabot, ay ang TGP po ang katuwang natin sa pagbaba. Yung mga depressed area, yung mga lugar na hindi naabot, nandyan lagi si TGP. Kaya mga Kapasigenyo, sa totoo lang ho, kung meron tayong party list na dapat suportahan, TGP yan. Kasi TGP, ang puso nasa Pasig. Alright. Maraming salamat, Counselor. Medyo yung aking mga katanungan ay napakaganda ng iyong mga kasagutan at isang patunay dito sa ating mga kababayan para malaman nila kung ano ang ginagawa nitong TGP. Balikan naman po natin, Counselor. Diyan po naman sa inyong munisipalidad diyan sa Pasig. Palaging nagre-rehistro sa akin kasi hindi malayo sa akin yan. Yung ano, mutya ng Pasig ang tawag ko dyan eh. Yan. Pag pumupunta ako ng Pasig, nakikita ko yung ano, yung isang tower na parang ano, parang torch. Revolving tower. Yun. Naalala ko yan. Medyo matagal na kung siya lang hindi ako pumupunta dyan. Almost half of my life. Siguro. Hindi ako nakapunta. But anyway. Ay, Aris. Yes. Aris,
makabatin ako. Aris, pag pumunta ka ngayon dun sa revolving building na yun, it was rehabilitated and redesigned. Mm-hmm. No? Yung bearing niya, kaya nga revolving niya umiikot. Yung bearing niyan ay binili pa from abroad, ang tagal bago dumating dito sa Pilipinas. All right. So during the time of the past administration, yung past administration, I was a counselor na doon, 2016. I remember nung pinuuyan. At ang ganda ngayon, ito po ay ginagawang function room. Pwede mo siyang i-renta. Alright. For mga events like wedding, baptismal, and whatever. So pwede siyang rentahan. So napakaganda ng view at na-restore siya, na-restore. Ang maganda. Hayaan mo, counselor, pag pumunta ako dyan, i-tour mo ako dyan uli, ha? Sige, sure. Let me know when. Itutur kita. Nako, mama-amaze ka kasi yung carpet. Nako, ganda ng carpet. Talagang pang-hotel. Wow. Grabe. But anyway, maganda naman yung communication ko, counselor, dyan sa aking mga kabats dyan sa Rosario Elementary School. Meron kaming GC. Please help me. Please help me. Pati dyan sa Rizal High. Meron din kami mga communication dyan. Kahit wala ako dyan, talagang andun yung communication namin. They're inviting me to be there on this coming Christmas, pero hindi pa ako nakakapagbigay ng oo dahil sa napakaraming trabaho. But anyway, counselor, ako mismo magsasabi ng good luck sa iyong karir ngayon at sana manalo ka bilang vice mayor dyan sa City of Pasig. Kasi isa sa nakikita ko na ikaw isang mabuting tao para sa munisipalidad na yan at sa syudad na yan. Yes, Aris. Sabi nga, half of my life nasa public service na tayo. So siguro yun lang yung aking tutuntungan sa labanang ito and yung my track record. Mm-hmm. At yung servisyo ko sa naginawa sa lungsod. Eh, sana makita yan ng mga Pasigenyo. Lagi ko nga sinasabi na maaring talo tayo in monetary aspect, pero pagdating naman sa pagseservisyo, you can check my track record and yung aking mga plano para sa ating lungsod. Anyway, congratulations in advance, Counselor. You're a very good person para po dyan sa inyong munisipalidad, dyan sa City of Pasig. Maraming salamat at syempre, ang inyong mga salita para po naman sa Pasigenyo. Okay, thank you, Aris. Last message na ba doon? Last words? Yes, Counselor. Para po naman sa inyong mga kababayan. Okay, Aris, thank you. Sa aking mga kababayan sa lungsod ng Pasig, muli, ito po ang inyong Consel Junjun Concepcion na inyong pinagkatiwalaan ng 2016 at 2019 bilang numero unong konsehal muling umaasa at humihingi po ng suporta po ninyo. Kayo naman po ay makakaasa ng isang pasigasig na serbisyo, yung ating makikita. Siguro ho, first time in the history of Pasig, kung ako po ay inyong pagkakatiwalaan, makakakita po kayo ng Vice Mayor na nakikita, nararamdaman, at nagtatrabaho sa bawat isang Pasigenyo. Katuwang po ang TGP party list hanggang sa dulo po. Dahil alam ko, hindi tayo bibitawan ng TGP at tuloy natutulong sa mga Pasigenyo. Kaya sana samahan niyo po ako sa aking bagong landas na tatahakin sa 2022. Mm-hmm. Sabi nga, lahat na magbibigay, kunin lang po, welcome po yan. Pero tandaan po natin, hindi po natin pwedeng ipagbili ang ating karapatan at yung ating boto. Huwag po tayong maniniwala na ang ating binoboto ay nakikita o natetrace. Isang malaking kasinungalingan po yun. Dahil pagdating mo sa presinto, ang nakakakita lang na isusulat mo o sheshedan mo ay ikaw lang at yung nasa taas. Kaya lahat ng magbibigay, tanggapin. Welcome po yan. Pero ang iboto mo, yung iyong porsyonada at yung gusto na sa tingin mo ay makakatulong
sa bawat isang Pasigueño. Hindi lang sa isang tao lang, sa ilan. Dapat sa karamihan. At yun yung aking pinagmamalaki, yung aking platform of governance. Yes, thank you very much, Councilor Junjun Concepcion from the city of Pasig. Mabuhay po kayo and in advance, congratulations. Isang oras na naman po ang nakalipas at syempre isang episode ang aming naibigay sa inyo na ihatid para po naman matunghayan at inyo talagang makita ang katotohanang ginagawa ng ating party list na TGP na hindi natin masasabing baka na lang o pwede naman sabihin beke na men. Ang sabi nga niyan, yung tulong na ibibigay nitong ating TGP, ito po namang serbisyong mabilis na hatid po sa atin ni Congressman Bong Teves Jr. At syempre, yung ating programang ito, sabayang napapanood, napapakinggan sa TGP Party List page, BHTV, Camarines Norte News page, Cool Radio 100.5 DWEN, Asintado sa Radyo FB page Camarines Sur at Pasada Rinconada FB page. Makalipas po ang isa na namang linggo ng ating pagsasama-sama dito po naman sa ating programang TGP, Serbisyong Mabilis. Ito si Arizante Alexopoulos hanggang sa sunod na linggo. TGP! TGP! Sariwang hangin, kayamanan natin. Ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tara, tayo'y sama-sama. Itaguyod natin talino at galing. Sa TGP Party List ay makiisa. Kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Party List. Talino at galing ng Pinoy. TGP Party List. Marami nang napatunayan. Malayo pang pagtutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. TGP Party List. TGP Party List. TGP Party List. Marami na.
matalino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Teves Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bong Teves Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bong Teves ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bong Teves Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino, kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List. Serbisyo mabilis. Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, mga batas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ang kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, DHTV YouTube channel at Facebook page. 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Teves Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asania. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang Party List ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP Party List yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis.